Thank you.
Hello guys, so ano nang finished product? Tunog. I-compare lang natin sa previous sa stock string. So, ni humo kayo. Very light ang tension. So, maski wala na ito naging pang file, I think sa strings pa lang, it made a big difference sa tension kay super light strings ni siya. So, ang D-Adario. So, ang quality is really good. Even after nga nakabit na, pag-tune ko, dali lang siya, wala siya na masyado. Gamay lang nga bend gin. Nag-stretch na yung sigidang strings. So, ano pa ba? Gimpang kuha natin ang iyang edges dire. Okay, may mga sharp edges. Up to now, mayara pa man gani. Gamay, but nag-improve na. Ano pa? So far, okay naman. Ang i-tuning case daw ini ang daw gas shake gamay. I mean, so wala na sa string, wala na may nag-tension. Daw medyo maluwag. Pero siyempre, ano yung mga ma-expect sa cheap na guitar. Kung mag-invest gid man siguro, kung inilang gid nga gitara yung mo gusto, pwede ni siya bayluhan, pati ang nut kag ang saddle. Ang fret niya, kaya barato lang na gurong frets. Pwede man in the future kong ipaset up mo gid sa luthier, pabayluhan. Doa mo lang muna. Nice set of strings, tuning keys, ang bridge, ang saddle kag ang nut kag ang frets. Doon, wala na. Okay na ganyan gitara. Pero nagamit ko na ni kapila nakabisis ang D-Adario yung super light strings. So I'm really pleased with it. Tapos kay sanay ko sa electric guitar, ang gamay niya din nga width sa fret. Ang nut width niya. Wala ko kablo kung ano gid kad ako. Pero mas namian ko kaysa sa itong sa Fender ko dati medyo dako. Ito siya gawa. Tapos ang nylon, lapad pagidiri. Tapos kay puro na steel ang akon din na wound. Ang G nga string dire. Namin na i-bend. So that's it guys.